Madrigal. Atin mo nang papasukin, James Bojo. Nakakordon ng isang ban na ito habang iniimbestigahan ng Soko at Kalamba PNP ang natagpo ang dalawang bangkay sa loob ng puting MB100 ban na may plakang WAGE33 na pagmamayari umano ng isa sa bangkay na nakuha at pawang mga residente ng San Pedro, Laguna. Nabatid sa mga nakakilala sa mga biktima ay taga San Pedro umano ang mga ito mula sa barangay Cuyap na nakilala nilang si Nico Bautista, 32 taong gulang at isang April 21 taon. Ayon sa mga kaanak ng biktima, may kakatagpuing supplier ang dalawang magkaibigan sa area ng barangay San Cristobal malapit sa Siela at paradaan ng mga trucks tapat ng URC para sa transaksyon sa negosyo. May kamitap daw ang mga ito dahil online seller ang kanilang negosyo. Subalit magdadalawang araw na umano ay di pa natatagpuan ang magkaibigan na kung saan ay sinagawa na nila ang pag-post sa FB kasama ang ban at plaka nito, kaya't nakumpirma nila na ito nga ang kanilang hinahanap nang makita sa larawan. Na kung saan nga kahapon dakong alas 7 ng umaga ay natagpuan ang kanilang sasakyan sa area ng Cassandra Homes, Barangay Banlig, Kalamba City. Naroon din ang katawan nilang wala ng buhay. Batay sa nakalap na impormasyon sa mga naging saksi sa lugar, nakita nilang pumarada ang nasabing banda kung alas 3:20 ng hapon ng Miyerkules at kahapon ng umaga nabatid na may dalawang bangkay sa loob ng sasakyan. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang investigasyon ng Kalamba Police sa sanhi ng pagkamatay ng mga biktima na ayon sa mga kamag-anak may dalawang manong 200,000 piso mga ito at hinihinala nilang na-set up ang magkaibigan na posible umanong hinold up. Subalit ang mga impormasyong ito ay pawang hinala ng kamag-anak at makukumpirma lamang sa isasagawang investigasyon ng pulisya. Hustisya naman ang hingi ng mga kamag-anak ng biktima dahil napakasakit umano ang mawalan ng mahal sa buhay. Ako si Romel Madrigal Agulat sa DCRGA10, ang Teleradyo Bandido TV. Max, Romel, Madrigal. Ayan, mga kaibigan, ano ah. Eh, alam mo, mga narinig natin.